Oh, na-engage siya, no? Si Teddy Bagilat, nag-post. Na-engage kay Robin Padilla, top notch eh. Tsaka kay, ano, kay Rafi Tulpo, mga kababayan, number 3 sa Senado. Ito yung post niya. Nagpasaring. Good that sina Senator Rafi and Senator Robin imag-aral ng public ad para sa Senado. Kami naman na dati nang nag-aral sa government, ikailangan namang magpasikat o mag-artista. Charot! Talo ka kasi. Pangilan ka nga, no? Teddy Bagilat, yung igurot po ito na ayaw magdamit ng... kasi gusto din niyang i-promote yung kultura ng mga igorot. Walang problema naman yon. Yung laging nakasuot ng nakabahag, kung nanalo siguro ito, pati doon sa Senado, lagi siyang nakabahag. Pero hindi ko naman minamasama yun po, mga kababayan, kung yan ang gusto niya. And we respect the culture of every ano tribe in this country. For me, it's not in bad taste. Ngayon, inggit ka ngayon kay ano, inggit ka ngayon kina Rafi, kay Tulfo at kay Robin Padilla kasi panalo sila kahit walang public administration. Yung sinalihan mo lang, doon pa lang po, turn off na yung mga tao. Siguro baka kung sumali ka sa, pero malayo pa rin. Wala ka sa barometro ng mga mamamayang Filipino. Di ba? At sumali ka pa sa grupo ng mga salot. At sa bagay, original ka din na, ano? Di ba? Yung mga dilawan. Pag dilawan po, voted si Risa eh, nakalusot eh. Di ba? Kasi medyo malakas din yung kanyang grupo, yung sakbayan. Malakas din, organized din sila. Pero siguro, in the coming years, pasa sa at magsasawa din yung mga tao po sa inyo at magigising ng tuluyan, pati yung dati ninyong mga supporters. Di ba? Lalo't ayaw ninyong tantanan ang nanalong Pangulo, si BBM. What a wonderful name, sabi ni Prince Charles. At mabuti nga na itong mga taong ito, si Rafi hindi man yata ito nakagraduate dahil alam niyo na may mga pinagdaanan din yung tao at napasok sa mainstream media. Ayun. But because of the, you know, marami siyang natulungan, panalo. And si Robin, by word yung kanyang pangalan. And not only na siya, isang magaling na aktor, ang nakapanalo sa kanya yung mga pagtulong niya sa mga mamamayang Filipino, lalo sa Muslim community. Siyempre, yung Muslim community, nagkaisa din. At I think si Robin Padilla, madaling matuto din siya. And it's nice na itong dalawang itong senador will enroll in public administration. May short course niyan. Sa UP yata, mayroon yan. Short course. Di man kailangan, you know, dito sa ating mundo po, ginawang napakalaking negosyo, yung edukasyon kasi. Napakarami. Sa totoo lang po, hindi mo tingnan ninyo yung mga magagaling sa mundo po. Napakaraming mga magagaling sa mundo po na hindi man nagtapos. One good example, itong si ano, hindi man siya tapos. Yung si Zuckerberg, si Steve Jobs, hindi man yun nagtapos. Pero tingnan ninyo, they become leader in their own ano,
in their industry. You see? Sabi nga po, do not confuse education with intelligence. Napakarami na tao na kilala tayo, isa dyan si... Sayang yung multiple degrees. Di ba? Ang dami kong kilala kahit dito po. Aral ng aral, parang yung tama yung sabi sa Bible, mga kababayan, aral anya kayo ng aral, pero hindi man ninyo masumpungan ang katotohanan. ever learning, sabi sa English, but never able to come to the knowledge of the truth. Ano ang dapat na malaman lang natin? That simple, simple knowledge of things na pwede mong magamit para maging maayos ang ating bayan, ang ating community, ang ating sarili, at ang ating family. You ask yourselves, kumusta naman yung mga subjects na pinag-aralan ninyo in your high school, in your college, na gamit ninyo? Kahit yung mathematics po, nag-aral tayo ng trigonometry, geometry. Nagamit ninyo sa nagamit ninyo sa bahay ninyo yung mga tangent cosine. Ito mga subjects na to dapat doon sa mga profession, mga kababayan, tulad ng architecture, engineering, o yun sila. Pero kung wala ka manghilig sa ganon, ba't pa? What for? Nabibiyakin mo yung ulo mo sa tangent, cotangent, cosine, sine, cosine. After na mapag-aralan ko yan in my, high school days, third year yun in-offer sa third year yun ang subject na yun. That was the last time. Yung encounter ko sa sine, cosine. Naabos lang yung panahon natin doon sa kaka-compute na yan. Simple mathematics enough, mga kababayan. Yung educational system po, kailangan pong i-overall. Daming nasayang na panahon yung ating mga kabataan. Naubos na lang dyan sa pag-eskwela. Ngayon, after na sila magtapos, naging maayos yung buhay nila, hirap makahanap ng trabaho. Ituro ninyo sa eskwelahan yung mga practical things lang na magagamit ninyo sa araw-araw na pangangailangan natin. Di ba? Sabi nga ng ating Pangulo, simple business math is enough. At ituro din ninyo paano umangat sa buhay. Yun. Anong uri ng mindset? Yun ang dapat tinuturo sa eskwelahan Ang daming nagtapos na kung ano-anong kurso. Naging maayos yung buhay? Hindi. Hindi na nila alam kasi kung paano maging successful. Hindi man tinuturo sa in school. Natutunan nila, mga kababayan, sa kanilang in their daily grinds of life, doon na lang nila natutunan. ganito pala niya. You see? At sa pagbabasa ng mga business books, doon nila natutunan and na-achieve nila yung gusto nilang ma-achieve. Mali pala niya yung mindset. Kaya huwag kami baligat. Bleeding heart ka kasi natalo ka. Kasi tingin mo, you are more qualified than Tulfo in Robin Padilla. Ngayon, kung magaling ka, di na nanalo ka sana. Di ba? Nakumbinsi mo sana yung mga tao. Yung mga nagsasabing, yung mga yung mga bubuan niya yan. Stupido.
bleeding hearts lang kayo. Kung matalino kayo, mas matalino kayo kaysa dito sa mga taong itong nanalo. Dinagawa sana ninyo, na-discovery ninyo kung paano manalo. Di ba? Na-convince ninyo yung mga tao. The fact na hindi ninyo na-convince, you lack the knowledge how to win. Ginamit ninyo kasi na strategy yung magpapatalo sa inyo. Ano yon? Hate. Ano pa? Yung pagiging hambog ninyo. Hindi ninyo alam, sabi sa Bible, he who humbles himself shall be exalted, and he who exalts himself shall be humbled. Doon pa lang, tapos na kayo. Si Robin po, naghambog siya doon sa kampanya. Hindi, pasimple-simple. Kumakanta lang siya. It's late in the evening. Si Tolfo, kinikwento lang niya yung mga pagtulog niya. Hindi siya nagambog na nagambog. Di ba? Yung iba, tingin kay Tolfo, hambog. Pero na-encounter ko si Tolfo rito. Okay naman po. You see? Ayun, mga kababayan. Kaya kayo talo. Nasubrahan kayo sa hambog. Nasubrahan kayo sa pagmamagaling. Yan tuloy, ginawa sa inyo ng mga mamamayang Pilipino. Shoot! Ta! Shoot sa Inidoro. Tigilan ninyo yung inyong pagiging mayabang. Minamaliit ninyo yung kapwa ninyo. Ayan tuloy, talo kayo lahat. Ayan man lang po, mga kababayan. Try lang po ninyo ito ang ating product, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid lang sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax sa mukha. Pinapahid po twice a day. You will look 10 years younger than your age. At ito, ning siya red mixed fruit drink. Yan. Gawa po ito sa goji berry. Tamang-tama po ito sa inyo. Try po ninyo yung mga cancer patients po. Hindi man siya gamot, food supplement po siya. Kaya lang yung goji po, may anti-cancer properties po siya. Baka makatulong po sa inyo. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.